What's up mga master, yung master nga pala. So ngayon magpa-apply tayo ng compressor dahil nakabili tayo ng surplus na compressor na TRS. Meron kasi mga compressor na magagandang brand master, meron TRS at meron din Kahin ata ang ano, tatak nun. So ngayon master, papalitan natin itong OEM kasi since 2000 year pa siya. Oras na para magretiro. Tsaka mas maganda daw ang lamig kapag ganun yung compressor mo, pagka TRS or kaya Kahin. So wala naman akong problema sa compressor ko kasi nga sobrang lamig na nito. Pero nagkaroon lang ako ng extra compressor at nangailangan si Kuya George ng compressor. Kaya yung nandito ay Cookie, bibigyan natin yung Kuya George, dadalhin natin doon mamaya kasi may bago siyang project. I-update ko kayo doon, papakita ko sa inyo. So tara na. So yun nga mga master, andito na tayo ngayon, magbabuklas na tayo. Sinilip ko siya at meron akong problema. Ayan master, andito kasi yung compressor. Ito, nakikita niyo yung sinusundan nito. Ayan yung compressor, ayan yung mga tornillo niya. Sa baba. Yun nga lang, meron din tayong tatanggal yung bracket sa ilalim. At nakikita niyo ba yun nasa ilalim na nakaharang? So I think I got a big problem. Ayan yung dalawang tornillo. So silipin ko muna. Tataas natin yung sasakyan. So kailangan natin ng jack tsaka ng tripod. Ayan. Ito na master, natilanggal ko muna yung nandito. Ito. Tsaka ito, nandito. Ito yung ito. Ayan, ito yung sukat niya nandito. Ito yung tornillo tatanggalin. Ito to. Hindi ako sure sa sukat na eh. Oh, malaki to. Hindi na ako sure sa sukat kasi gawa ng matagal na to nakakalas master. Since nung tinurbo siya. Siguro nung December ata to, January. O Feb, hindi ako sure. Pero malapit na siya mag isang taon na nakaturbo pero hindi pa nakatono. So yan mga master, anahin na natin to. Sundutin na natin to. Ayan. Tanggalin ko na lang din to para hindi itakaw sa space. Ito yung sa fan eh. Yung fan hindi pa rin nakakabit. At natanggal ko na yung compressor mga master. Apat na tornillo lang siya. Ayan. May panibagong problema. Hindi siya cash. Hindi siya mahugot. Umuhumpog sa exhaust manifold. Turbo pa. Ngayon sa natin ito papadaanin na hindi tatanggal itong ram horn pala. May bagong matanggal yan. Ang daming babaklasin. Ayun mo, ang dami dyan, oh. Meron pa sa baba yan. Dito, ayun, oh. Paano natin ito tatanggalin? Subukan natin tanggalin itong condenser. Luha na. Kaso, magawa nung may tornillo siya doon, oh. Hindi ko masundot. So, subukan natin, master. Wala kasi akong gis na wrench, eh. Kung napapansin nyo, ito lang yung gamit ko. Wala akong yung ganito. Wala akong gantong gis. Yun ang mga problema natin eh. Hindi natin mahanap yung gis na yan. So, meron. Buti na lang, hindi na natin kailangan ihanap to. Yan pa sikip. So, try natin. Subukan natin. Ina, wala pa rin. Tignan ko yung shoot dun sa bumper. Shumot naman. So, sa bumper natin papadaanin, master. So, yun naman mga master. Natanggal ko na yung bumper.
So, kung kompleto naman yung gamit nyo, hindi kayo hahaponin. Mabilis lang yung gawa nyo. Pero kulang pa lang kasi gamit ko eh. Kaya, eto na. Papa-anakin na natin to. Ito ang compressor. So, dito ko tinanggal. Ito. Ito lang. Itong apat na to. Ano to? Jeez. Size 10. Yan mga master. Papakita ko sa inyo naman yung bagong compressor. Diba? Surplus pala ng compressor. Ito na mga master. Ito. Ayan. TRS. Ayan. TRS. Ayan. Ayan mga master, ito ang bago surplus. Ito yung stop. Ito yung surplus, ito yung stop. Tatanggalin natin yung main host. So what's up mga master? Bicycle gaming. So lost thread yung ano, yung tornillo. Pero dadali na natin kay Kuya George to ang ano, compressor. Kasi ilang oras na eh. Ito mga master, ang new project ni Kuya George. PH12 EF hatch. Sinop yan dun sa ano niya, sa accord. Sorry, hindi na natin na-vlog yung accord. Ito na lang i-vlog natin in the future. So ito ang kanyang pang daily to master, pang daily. Yan, ginagawa, nire-rewire. Ano yung gagawin? Pero saglit lang yan kay George. Ito yung ano niya, radiator. Wala na radiator kay Ismer ah. Wala na radiator. Ito oh. Matigas nga ito ah. Matigas nga po eh. Hindi nagahasa na yung compressor. Magbago ng pwesto yung ano. Magsalim naman pwesto yan. Ah, pinalam ko. Yun. Hindi, wag lang bali ha. Wag lang putol. Yun. Hey George, dito anyone ha? Dito tayo master, dahil hindi natin natapos. Kailangan natin umuwi. Tingin ko kailangan muna natin tanggalin itong power steering para hindi masikip, no? Kasi nga, sabi ng prop namin sa aeronautics, Filipinos always like shortcut, shortcut, shortcut. So, hindi na tayo mag-shortcut. Let's go. Yan master, maluwag na. Yan. Compressor na lang yan. Tapos ito yung belt. Yan. Ito yung belt. Yan. Shoot natin yung dapat dyan. Tapos dito. Moment of truth. So, ang ginawa ko master, nilawagan ko yung tornilyong to. Teka. So ginawa ko master, nilawagan ko tong tornilyong to. Ayan, tapos
pwede mo na siyang iangat at ibaba. Siguro ang ginawa nung dati, sobrang higpit dito kaya hindi pala ma-adjust nito itong tornilyo to. Very good din eh. Napaka bright. Ayan. So, madali na natin siya makakabit. Ayan. Oh, ayan. Diba? Madali na natin makakabit. Tapos, adjust lang natin. Ayan. Tapos, itong belt ng para sa power steering ay ayan. Kunin lang natin. Kabit na lang natin ulit. So, ito master ang mga ginagawa. Tips din to ha, tips. So, yung ginagawa ng iba master, para bumaba yung oras nila. Tinatanggal itong mga belt na to. Belt ng power steering, belt ng compressor. Para less, ano ba, less stress or less load. Yan, less load sa engine. Para bumaba oras nila. Siguro mga point something. Oh, hindi naman siguro kaya ng second yun. Depende siguro. Kaya, ayan, master. Kabalik natin to. Ayan. Hindi natin gano'ng higpitan na dito. Ayan. Para ma-adjust na lang natin dito. Next time. So, yan lang mga master. Kung magtatanggal kayo ng compressor, I highly suggest, master, tanggalin nyo na to. Tapos, I mean, tanggal, itabi nyo muna para maluwag. Ayan. Pero kung tulad ko kayo na shortcut, ayan, tuloy, lalong tumagal. Ayan. So, ayan, nakakabit na siya. TRS compressor. So, ang kulang na lang dito, master, ay Freon. Kakabit ko yun. Yun, condenser. Tapos, wala kasing fan, master, eh. May fan ako dyan, pero nagewang kasi tumatama siya. Dito. Dito, master, tumatama. Yung bracket. So, ang ginawa, pinutol muna. Eh, gumewang. Gumigewang. Ayokong gumigewang naman eh. So, papaspatan natin kay Kuya Esmer. Or kung anong magandang gawin. Para makabit na natin yung condenser sabay Freon. Yan lang mga master. Ganyan lang magpalit ng compressor. Ay, baka nakakalimutan nyo. Tatanggalin lang yung mga tornilyo na yan. Ito. Ayan. Yung mga tornilyo na yan. Tapos, belt. Pagkatanggal ng belt, hugutin nyo na. Hugutin nyo na yung compressor. Tapos, palit na lang. Salpak na lang ulit. Ayan. Pero kung meron kayong hangin, Freon pala, Freon. Ito. Tanggalin nyo lang. Pasingawin nyo lang. Ayan. Pasingawin nyo yung Freon. Eh, wala akong magagawa. Kailangan talagang pasingawin. So, yun lang mga master. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Pero kung meron pa kayong masasuggest para mas mapadali yung gagawin, i-comment down below mga master. Para lang to sa mga walang panglibor tulad ko ha. Maraming salamat sa panonood, Young Master. Like, comment, and subscribe. Don't forget to ring the bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At kung bago ka lang dito sa channel ko, panoorin mo yung iba kong mga videos na nagawa. At kung na-enjoy mo yun, subscribe!